Sa araw na ito, ituloy natin ang usapang draft structural floor plan. Tukol naman sa wood floor structure. Ito ay ginagamit sa mga bahay na gawa sa kahoy. Ang picture na makikita ay isang eroplano na gawa sa kahoy. Maliban sa makina, bolts and nuts at mga connecting rod na gawa sa steel o iba pa na material. Lahat na ng importanteng parts ng airplane na ito ay gawa sa kahoy. Pinapakita dito na ang kahoy ay isang strong material kung saan kaya nitong suportahan ang bigat ng isang eroplano. Pinapakita din na ang kahoy ay durable dahil ilang beses na ito ginamit at hindi pa din nasisira. Ito ay isang 1914 na airplane. Dahil sa lightweight, kaya ng kahoy na pagaanin ang airplane para ito makalipad. Matagal na ginagamit ang kahoy sa paggagawa ng isang airplane dahil madali ito gawain at kumpunhin. Ang kahoy din ay artistic at may natural na ganda. Ang physical properties ng lumber ay una, ito ay resistant sa compression. Makikita sa example, kahit mabigat ang isang barko, kaya niya ito suportahan nang hindi siya napipitpit. Ang kahoy din ay kaya niya ang bending stress. Katulad ng makikita sa example number 2, para mo magawa na maibend ang kahoy tulad nito, ito ay iniinit muna sa kaunti-unti ito babaluktutin hanggang sa makuha ang nais na shape. Isa pa sa ability ng lumber ay ability to resist lengthwise stress o ang hindi agad na babali, kaya ito ay kalimitan ginagawang flooring ng bahay. Kasama na sa properties ng lumber ay ang ability to resist rupture o ang pagkabali tulad ng sa example sa kanan. Ang lagi lang ikonsidera ay sundin ang grain para hindi ito mabali. Maraming parts ang wood floor. Isa na dito ang sill. Ito ay isang wood member na nakakabit sa beam sa pamamagitan ng anchor bolts. Saka ito nakakabit sa foundation wall para hindi gumalaw ang beams ng flooring. Ang floor joist naman, ito ang sumusuporta sa floor. Ito ay mga horizontal supporting member na kung saan ito ay nakalagay between foundation walls. Ang foundation naman ay ang sumusuporta sa buong bigat ng gusali o bahay. Dito nakapatong ang sill. Header joist. Ito ang joist na kung saan natatapos ang isang halera ng mga floor joist. Ito ang makikita sa labas ng bahay bago ipatong ang walls. Ang solid block ay maliit na kahoy kung saan ito ay nagbibigay ng space sa gitna ng mga floor joist. Ito rin ang nagbibigay suporta para hindi basta matumba ang floor joist. Subflooring. Ito ang nakakabit sa floor joist na sumusuporta sa flooring. Ito rin ay para hindi umingay ang floor. Ang girder naman ay isang uri ng beam kung saan ito ay nakasuporta sa ilalim ng floor joist. Tulad ng makikita sa example, ito ay nilalagay para dagdag suporta sa bigat ng ilalagay na floor. Ang pier o post ay isang substructure na sumusuporta sa buong wood floor. Katulad nito ang foundation. Ang pier o post ay kalimitan sa bandang gitna ng flooring system ang nilalagay, habang ang foundation naman ay sa buong gilid ng gusali. Ang trimmer joist ay isang uri ng joist kung saan ito ay ginagamit para magbigay ng espasyo kung lalagyan ng hagdanan ang gusali. Ang beam naman ay isang structural element na sumusuporta sa girder. Ito ay dagdag tibay para sa wood floor system. Ang wood flooring ay inilalagay sa taas ng subflooring at ito ay nakikita at tinatapakan natin sa loob ng bahay. Ito ay parehas structural at aesthetic ang gamit. Ang ledger strip naman ay isang piraso ng kahoy kung saan ito ay sumusuporta sa floor joist para hindi ito mahulog. Gumawa tayo ng activity. Ito ay isang structural floor plan ng isang bahay. Sundan mabuti ang mga paraan para ito magawa. Pagtapos na, ipasa ito kay Sir Carl.